So ayan guys, kamusta na? Live muna tayo para lang sa Sniper 155 panel gauge. So itong instrument panel o kahit ano pa man tawag ng iba, dito natin nakikita yung speed natin, yung sa gear pag nagpremiera tayo, diyan magaano, diyan mag nakikita balot. Wait lang, ikot ko lang yung gulong para makapagpremiera. Ayaw ah. So dito natin nakikita yung ano. Start natin para yan. Yan. Yan yung primera niya. Diyan natin makikita yung kung nasa ang gear tayo, kung nasa ang cambio. So patayin muna natin. Ibalik natin sa ano, sa neutral. So ayan, pag-usapan natin yung basic sa panel kasi may mga baguhan na nalilito. Kung nabawa dito, ba't daw walang laman ito? Ba't walang laman? Tapos, yung ibig sabihin daw na ito. Ibig sabihin yan. At ito. Yung odo. Yung trip. Tapos trip 1, trip 2. Tapos ito yung orasan. So, i-ano muna natin yung basic ng panel. Wala tayong babaguhin na settings o ano pa man dyan. Yung ano lang, yung basic lang na nandyan, i-explain natin. So, gagawa na lang tayo ng ibang video para sa mga settings sa pagbago ng kung ano-ano nandyan. Pero pwede rin naman natin baguhin. Yung ano ko lang, yung nalaman ko lang. So itong sa F/Echo, yung ano, ang value na lalabas dito depende sa paggamit nyo ng ano, motor. Kung lagi kayong nagpapabilis ng takbo, ginigigil nyo lagi yung makina, lalabas dyan yung ano niya, yung value, yung result. Yung pinakang result dyan, yan yung magiging average nyo. Yan, yan yung average, yun sa computation niya. Makikita nyo siya kapag tumatakbo. Kapag naka, bago kayo tumakbo, dapat nandun na yung ano, nandun na yung nakaset na siya sa ganyan, yung display. Huwag kayong tatakbuhan na kakalikutan nyo, pipindot-pindot kayo dito, lalo pag baguhan kayo, huwag nyo gagawin yun, baka mabunggo kayo. So kung gusto nyo makita, ma-observe, ilagay nyo na sa ganitong position, ganitong display. Pero huwag nyo masyadong katitigan kasi baka ma-aksidente kayo. So itry natin, i-start natin para makita natin yung sinasabi ko, para makita nyo. Siyempre, pag umarangkada ka, tapos nag-grab ka, naglagay ka ng gas, nag-silinador ka, yan, nagpakita na siya, di ba? Yan. Nagpapakita siya, tapos isigunda natin, para medyo tumaas yung number. Ayan. Yan yung ano niya, estimated na kilometer mo per liter. Yan yung computation niya.
base sa ikot ng ano mo, ng sa makina, sa gear, yung sa sensor kasi yan. Kaya pag nagpalit kayo ng engine sprocket, o sabi ng iba kahit yung sa likod, magbabago daw yung reading, magiging advanced, minsan ano, kulang. Ayan. Ayan, di ba? So, ang ano niya, ang kilometer per liter. Ibig sabihin, kung 31 kilometer ka, ayan, 31 kilometer per liter lang, kada litro, yan yung magiging average mo. Ang sa akin, ang takbo ko, kasi laging gigil sa akin yung makina, yan yung average ko. Ang isang litro ko, umaabot lang ng 37.8 kilometer per liter. Pero okay na yan, tipid na yan. Tipid na yan. So, pwede ko namang mas patipirin to. Kaya lang syempre boring yun. Syempre boring yun, di ba? So, patayin muna natin. Maingay. So pwede rin kayong pwede niyo rin patayin dito sa kill switch. So ayan. Ito yung average ko na ano sa fuel consumption ko. Ayan. Yan yung ano ko, F/eco average na nakasulat diyan sa ano niyo. Ganyan din. Kung Sniper 155 kayo, ganito din yung saktong nakasulat dyan. Yung average niya. Yan. Nagbago yung average niya. Ah, ito yung average niya na takbo. Yan yung average na takbo ko. Ibig sabihin, kung nagpapatakbo ako lagi, ito yung pinaka... Hindi naman pinakamababa, average nga eh. Ito yung hindi ganun kataas, hindi naman ganun kababa ang patakbo ko. Katamtaman lang, kaya average. Ayan, may nag-aaway. Tapos, odo ko, naka 1,482 na ako na takbo. Ayan. Tapos ito pala sa trip, pwede nyo i-reset ito. I-ano nyo lang. I-clear nyo lang. Tawag na ito. I-press nyo lang. Long press nyo lang. Pasensya namin nag-aaway-aaway dyan sa labas. So, i-press nyo lang. Yung trip 1. Yung trip 2, pwede nyo rin i-reset dyan. Depende sa gusto nyo. Ito, ginagamit to pwedeng sa gas consumption. Halimbawa, gusto nyo ipadrain yung gasolina nyo, yung gas. Pag bago kayong papultang sa gasolinaan, pwede nyo siyang iset. I-reset nyo siya. I-reset nyo siya. Tapos, pag na-drain yung gas nyo, may baon. Halimbawa, may baon kayong gasolina, isang litro. Para pag na-drain yung gasolina nyo, makikita nyo kung ilang kilometro talaga yung full tank sa inyo. Depende sa pagda-drive nyo. Diyan nyo makikita. Dito. Diyan nyo makikita. So, yan yung ano nya, yung gamit nya. Yung iba, yung trip 2, yan yung sa oil. Nire-reset nila kapag mag-change oil na sila. Diba, naka 1,000 kilometer na, 1,500, 2,000, titingnan nila dyan. Mag-change oil sila. Pag nakapag-change oil na sila, i-reset ulit nila yan. Yan yung gamit niya. Yan yung nakikita ko sa iba na pinakang gamit niyan. So, ito sa relo, hindi ko ginagalaw kasi nakaset naman na yung oras. Pero ang alam ko dito, pag nilong press mo yan, parang nagset kayo ng, ano, ng G-Shock o ng digital na relo. Pag nilong press nyo to,
ang unang magbiblink yung sa oras. Tapos pwede na kayo mag-change, pindot-pindot lang para tumaas. Iikot lang 'yan. Ba, naka 10, 11, 12, 1, 2, babalik siya hanggang sa pumunta dun sa matapat dun sa gusto niyong oras o sa tamang oras. Pagkatapos niyan, mga ilang segundo pag hindi niyo hindi kayo nag-press, babalik yan dito. Lilipat yan dyan sa minuto. So, ano pa bang ano natin? Yung sa ano naman pala, sa RPM. Ito yung RPM natin times 1,000. Ibig sabihin, 12,000 lahat to. Maglilimit na siya dito. Maglilimit siya dyan. Ito yung pinakang red line niya. Yung 12,000. Gago. Sorry ah. Nagpapaharurot ng takbo. Gabi-gabi na. So, ito yung ano niya, RPM. So, ang ano niya, ang BBA niya pala, i-share ko lang sa inyo. Yung BBA niya, mag-a-activate kada ma-reach niya yung 7,000 RPM. Ma-reach niya. So, hindi lang tayo makapag-ano ngayon kasi may mga tulog na. Siguro bukas, gagawa ulit ako ng bagong video. Papakita ko sa inyo yung sa pag-activate ng BBA. Lalabas dito. Pag pumapalo ng 7,000. So, ayan. Ito yung gear, yung RPM, yung orasa, yung oras, yung speed mo. Ayan. Yan, yung pinakang understanding ko sa panel gauge o sa instrument panel. Para lang ito sa mga baguhan. Katulad ko baguhan. So ayan. Ulitin natin, ito yung oras niya. Ito yung sa fuel niya, yung real time na computation. Nakikita nyo habang umaandar kayo kung ilan yung computed o estimated na consumption pag nandun kayo sa ganung style ng pagdadrive. Halimbawa, takbong ano lang, takbong mainahon, takbong chubby, papalo ang ano nyo ng 50, nasa 57 kilometer per liter. Ganun yung nangyayari sa iba eh, 57 kilometer per liter o 47. So yung iba kasi nalilito kasi iba yung settings nito. Pwede nating baguhin yan. I-press nyo lang ang mangyayari, liter per 100 kilometer. Ayan, magiging liter per 100 kilometer yan. Okay, malilito dyan. Ang ibig sabihin yan ay kung nakailang litro kayo sa isang 100 kilometer kada 100 kilometer. Nakakalito lang talaga yan kasi masyadong malaki yung ano, numero. Mas madaling intindihin itong kilometer per liter. Kasi mauuna yung kilometer. Bawa nakalagay dito 37 kasi kagaya nung sa akin sa akin 37 'yan. Ibig sabihin, kada litro nakaka 37 kilometer ako na takbo. Pero pag ginawa mong ano 'yan, liter 'yan. Ibig sabihin, halimbawa naka
hindi ko pa naano to, pero ang mangyayari nito same lang nito, magbabaliktad lang din yung kabila. Tingnan mo. Magbabaliktad diyan, oh, yan. Magbaliktad sila, di ba? So ako, ang per 100 kilometer ko, nakaka 2 liters ako. 2.6. So kung tutusin, tipid na yan. Mas tipid pa yan kung mabagal yung patakbo ko. Kung hindi gigil yung takbo. So, kung kayo tatanungin, ano na ba yan? Logi na ba kayo sa ganyang takbo? Di ba? Ang layo na yan. 100 kilometer yan, no? 100 kilometer. Tapos, ang gas consumption lang, 2 litro at ano, kalahati. 2 litro at ano, kalahati. Lagpas lang 100 ml sa kalahati, kasi yung saktong ano niya, kung kalahati 2.5, di ba? So sobra lang ng 100. Okay na rin. Itong Odo, yan, hindi nare-reset yan. Hindi nare-reset dito sa button. Pero, dun sa pag-program, pag sinaksak sa laptop ng sa kasa, pwede nilang ma-reset. Depende dun sa computer box na nakalagay, kung kaya. Pero pag mga racing, ECU, alam ko pwede. Kasi napoprogram yun. Na siset. Yan lang naman yung ano dyan, parang ano to eh, parang kaano ng ano, tunnel ng Aerox, kahawig siya. Wala namang ibang ano dito. Odo, trip 1. Trip 2. Relo. Sige, try natin. I-set natin. 10-11. Try kong i-press natin. Ayan. Yung sabi ko kanina, magbi-blink siya. Tapos, pipindot-pindot kayo. Parang parang nag-change ng oras sa ano nyo, G-Shock o sa digital na relo. Tapos, Hayaan nyo siyang tumigil. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ilang seconds. Ayaw. Yan. Ibalik natin sa 10. Tapos, i-long press natin. Yan, lumipat siya. Kailangan pala i-long press pagtapos ka nang mag-set ng gusto mong i-set yung tamang oras. Pag nilong press mo, babalik, lilipat dun sa minuto. Saka mo siya i-set. Halimbawa, pababalikin mo sa tama, sa 12. I-ano mo lang. I-pindot-pindot mo lang. Ano na ngayon? 12 na. Yan. Tapos, press para tumigil. Ayan, nakaset na.
Kaya para sa mga nag-i-skip ng video at pinu-forward kaagad. Dito tayo ngayon sa live natin para sa instrument panel. So ang ano natin dito para dun sa mga kagaya ko na bago lang sa Sniper 155 o sa digital meter, panel gauge, panel ano, instrument panel. Ito yung makikita natin sa Sniper 155 na panel. So itong fuel economy yata to, fuel consumption, fuel eco. Makikita natin yan dyan. Pag naka liter, liter per 100 kilometer yan, sunod na pindot nyo, ito yung liter per 100 kilometer nyo. Ibig sabihin sa akin, based sa kung paano ako mag-drive, 2.6 liter per 100 kilometer. Pag binago ko yon, ginawa kong kilometer per liter, ito yung kalalabasan. 37.8 kilometer per liter. Yan yung kalalabasan yan. So, yung ano, yung una nating pinindot, yung iba kasi nagtataka kung bakit walang laman. Walang laman. Ito, lumalabas yung value nito guys kapag umaandar tayo. Iset nyo na lang siya na kaganito bago kayo umandar para makita nyo yung pagpalo ng numero. Huwag kayong magpipindot habang umaandar kayo, lalo kung baguhan kayo dito sa Sniper kasi baka maaksidente kayo. Dami ng sumesemplang. Isa pa, huwag nyong pakatitigan. Kung gusto nyo ma-explore talaga habang umaandar, i-ano nyo na lang, center stand nyo na lang. Huwag na sa kalsada, huwag na sa highway. Kasi baka maaksidente kayo, makadamay pa kayo ng iba. Diba? So, yun nga. I-ano natin, mabilisan lang na test lang. Kasi may mga tulog na. I-start ko ulit. Pagkaganayan natin to para makita nyo yung paggalaw nung sinasabi ko na nagtataka yung iba kung bakit daw walang laman to. So baka kasi natataon lagi na nandun sa orasan pag o kaya nandito sa Odo pag umaandar sila, kaya hindi na nakikitang may pumapalong numero doon. Ayan, i-start natin. Tapos lagay natin sa primera. Ayan guys, lumabas yung ano, diba? Yung 20. Lumabas yung 20. Lumabas yung 20 kilometer per liter. So, pag ganun yung takbo mo, parang gigil kasi nasa primera. Pag low RPM kasi tayo, maano yung ano nyan, malakas sa gas yan. Kasi gigil yung makina. So, kung gusto nyo makatipid, hanggang ano kayo, malumanay na takbo lang, mga 6,000 RPM kayo. Yun talaga. Pag di lumabas yung BBA, matipid dyan. Pero magastos din yan kapag nandito ka sa low RPM at low gear. Yung ginagawa ng iba, nakababad sila sa quinta o sa sixta, sa sixth gear o sa fifth gear. Nakababad sila dun lalo pag straight yung kalsada, takbo. Binababad nila dun para makatipid sila. Yung kinalalabasan ng fuel consumption nila, ito 57, may nag-share 57, yung iba 48 yun yung share nila, napakatipid. Pero syempre para yun dun sa mga ano, alam nyo
mga straight lang, mga dun sa Sultan Kudarat, ganyan yung mga kalsada. So para yun sa mga ganun. Pero kung dito sa city driving, hindi mo pwedeng ganunin yung makina na bababad ka sa ganun. Kasi maya maya stoplight na ulit. Diba? Nakakaawa sa makina na magano ka, magbababad ka sa high gear sa 6th o 5th nang hambagal naman ng takbo mo, di ba? Meron tayong RPM matching, yung nakamatch sa RPM at yung gear mo, makabase yan sa kung ano yung RPM mo at kung paano ka mag-drive, makabase yan doon. So kung gusto mong maingatan yung gear ng makina mo at yung mismong makina, susundin mo yung advisable ng mga expert na tamang assignment ng mga kambyo, yung kada kambyo. Halimbawa, pag arangkada mo, naka first gear ka, tapos mararamdaman mo naman kasi yan eh, pag parang humihingi na ng dagdag, dadagdagan mo hanggang sa maka tersera ka, kwarta, ganyan. Siyempre, pag sobrang bilis na ng takbo mo, doon napapasok yung kinta at siksta, di ba? Kaya kung mabagal lang takbo mo, hindi babagay yung fifth gear at sixth gear. So, parang mararamdaman mo yan, mamamatay yung makina, parang nabibilaukan, parang kinakapos. Kasi yung gear mo mataas, pero yung RPM mo, pati yung pag ano mo ng silinyador, pagpiga, mababaw, di ba? Kaya yung makina niya hindi nagmamatch, nahihirapan yung makina. So, dapat kung ano, sakto lang, yung sakto yung advisable. At yung sa feeling natin na hindi nahihirapan yung makina. Yun yung ano natin dyan. So, yun yung pinakita ko sa inyo. Munti kang pamalaglag. Pinakita ko sa inyo yung gamit nito. Yan sa akin. Yan, hindi ito nare-reset. Hindi ito nare-reset. Alam ko, hindi. Ang mare-reset mo dyan ay yung trip. Trip 1, trip 2. Try natin reset. Reset natin. Pero wag na muna. Kasi dinidiscuss natin. Itong average, try natin long press. O, na-reset siya. So, pwede naman yan kasing i-reset para malaman nyo kung nagbago ba o ano. Ano nyo lang. Tandaan nyo yung unang numero bago nyo i-reset, diba? Itong Odo, hindi talaga na-reset yan kahit magdamag kayong mag-long press dyan. Hindi siya na-reset. Yung Odo. Yung trip 1, trip 2, na-reset na natin yan, nag-0-0 na. Para saan ba yan? Para sa, alam ba, papunta kayo ng isang lugar, gusto nyo malaman kung ilang kilometro yung tatakbuhin nyo, i-0-0 nyo muna, i-reset nyo. Tapos pagdating nyo doon, silipin nyo kung ano yung lumabas sa trip 1 o sa trip 2. Yun yung, ano nyo, tinakbo. So, ibig sabihin, kung sabay nyo silang pinag 0-0, nireset, bago kayo umalis, dapat same yung result nyan, trip 1 and trip 2. Pero syempre, kung trip 1 lang ang nireset nyo, tapos may value yung trip 2, magkaiba sila ng result. Mas lamang ang magiging result ng trip 2. So, ito ginagamit ng ano to ng iba sa pag-change oil. Yung trip 1, ginagamit nila sa gas, yung iba ginagamit sa pag-change oil, vice versa. Ba, trip 1, nagpa-full tank siya. Pagka-full tank niya, siniro-siro niya, inantay niya madrain yung gas, may baon siyang 1 litro, tapos titingnan niya kung ilang kilometro yung isang full tank. Itong trip 2, ginagamit ng iba kapag mag-change oil sila, ano ba, bago silang change oil, isi-siro-siro nila yan. Tapos pag nakita nila
ma-reach na yung desired nilang kilometro na magti-trigger sa pag-change sa oil. Diba, nakita nila na 1,500 kilometer na yan o 2,000, yun na yung hudyat para mag ano na, change oil na sila. Yan na yung tinginan nila. Pwede rin, pwede mo rin tingnan dito sa Odo. Kaya lang mag-ano ka pa, minus-minus ka pa. Ima-minus mo pa. Mas sakto na kasi, mas sakto na to. Mas sakto na. Pero hindi ko pa ginagamit yan. Nakita ko lang sa iba. Yan yung ginagamit nila sa sa pag-change oil. Abutin natin ang isang oras yung live natin. Ay, ano ko na rin pala yung sa ano mamaya. Ituloy na lang natin to. Yung sa intercom na ano na pang T-Max na audio kit na pwede nang mag-link sa camera. Ibig sabihin, yung lahat ng tunog na naririnig nyo sa intercom, marirecord na rin sa action camera ng malinaw. So, kung may kausap kayo sa yung kapair nyo sa kabilang intercom, maririnig yun. O kaya, kung may kausap kayo sa cellphone, maririnig yun. Ayan. So, itong gear, dyan makikita kung naka-primera ka o naka-segunda o kaya kung ano man. Dyan makikita. Paikotin muna natin yung gulong. Para makakambyo tayo. Ayan. Dyan yung makikita. So, ito, RPM niya. RPM niya to, pag tumungtong ng 7,000 RPM, pag tumungtong ng 7, lalabas na yung BBA. Hindi lang natin matest ngayon kasi may mga tulog na. Maingay. 7,000 kasi times, ano to, times 1,000. Ayan. Ito yung limit niya. Yung red line niya. Nasa ano ang gitna. 12,000 RPM. Pero pag tumungtong ng 11,000 yan, iiyak na yan. Magli-limit na siya. So, pag naka-racing ECU kayo, wala nang limit-limit yan. Sabog ng makina. Yan. Tapos ito yung ano niya, yung speed niya, kilometer per hour. Dito lumalabas. So hanggang ano yan, 199. Kasi dito wala namang 2 eh. Walang 2. Makikita nyo ito, 1. Tapos parang 8 pero kayang mag ano niya ng 9. Tapos 0. So itong ano natin ano pa lang to. Magtatatlong buwan na next month sa Feb 6. Yan. Dilaw. So kung gusto niyo rin para mag-order ng bracket, meron kami binibentang bracket.
Pero hindi pa namin alam kung magkano'ng presyo ang naibibigay namin. So, matibay naman siya kasi may ano siya, may brace dito sa baba. Yan, may brace yan dyan. Tapos dito nakatornilyo. So, mas ano to, mas safe to sa sita, sa huli ng LTO. Kasi yung LTO, maigpit sila sa mga ganito. Lalo pag nakakabit dito sa T-post at sa shock. Bawal daw kasi sa nagbabibrate o natatagtag yung nadadala ng ano, ng pag ano ng shock. So, mas safe to kasi dito nakakabit sa ka. Literal na nakakabit sa ka. Yan. Hindi siya nakatornilyo dito sa T-post. Hindi siya nakaano dyan. So, mas safe tayo sa huli ng mga taga ano, mga enforcer. So, hindi ko pa nakakabit yung ilaw. Pero meron ako sa na-picturean ko na yan, tapos na-videoan ko yung itsura pag nakakabit. Tapos, pwede siyang kabitan ng hindi lang mini driving light. Yung mas malaking ilaw pwede. Kasi malaki yung clearance niyan. Malaki yung clearance. Kung may visor yung ano nyo, yung ilaw, hindi siya tatama basta-basta. Ayan. Tapos, yung sunod na project ko, tatanggalin ko to. Parang kasi, syempre, mas maganda yung forma kapag wala tong alulod. yung rear ano niya, fender niya. Away-away naman yung mga pusa. So ayan, dilaw yung natapat sa atin kasi wala nang ibang kulay, walang matte black. Yung blue hindi namin pinangarap yung blue kasi common na kulay na kasi yung race blue. Common na kulay na siya. So, yung dilaw, yung pagkadilaw na ito, hindi siya common. Kasi yung dilaw dun sa dating model, yung 150, hindi naman ganito yung placement ng dilaw. Hindi ganito yung pagkakapintura sa ibang part. Pero yung race blue ng 155, tapos race blue ng 150, same lang. Ng pagkaka ano ng kulay syempre. So ayan, yan yung ano namin. Yan yung nandoon. So pag ano, dala na kasi inactivate rin nila. Tapos syempre, pag hindi mo pa kinuha, papahirapan kanila, di ba? Sabihin, sige, antayin nyo lang magkaroon ng stock na gusto nyo. Tapos itong ano, pagkuha namin merong, ito yung problema sa mga matte finish, madaling magasgas. Yung pinakang gasgas ng matte finish. Kahit hindi siya malalim, pero gasgas pa rin siya kasi yung pintura niya nagkaroon ng scratch. Hindi lang siya malalim. Ayan, kahit nakailang washing na ako, hindi yan natanggal. Yan yung ano sa mat. Pero pwede naman tayo magpa-change color. I-ano lang natin. I-apply lang natin sa LTO. Tapos sa HPG. Alam ko may nilalakad na papeles. Ipapa-approve. Ni tatanong. Depende sa i-ano mong kulay. Papa-approve mo yon. Tapos pwede mo nang gawin. O kaya ang iba ata kinukulayan na nila bago sila magparehistro. Sasabay sa parehistro ang change color. Pero syempre pag matagal pa yung rehistro mo tapos ginawa mo yun, nag change color ka agad tapos nahuli ka, yun violation yun.
Violation siyempre yun. Kasi ginagamit mo yung motor na iba yung kulay niya sa rehistro. Tapos yan, naka-stock, ano pa rin tayo? Stock mugs. Stock mugs pa rin tayo at stock tire. Naglagay lang ako ng tire hugger para sa putik. Kasi napapansin ko dito sa Sniper 155, kaya siya maputik kasi masyadong malayo yung tapaludo dun sa gulong. Kaya napakalaki ng chance na mapuputikan talaga yung angkas. Isa pa yung underneath na talaga siya. Pantay na talaga yan. May konti lang na uka dito. May konting uka lang yan dyan. Tapos dito. Kasi diba dati, ginagawa ng mga naka-sniper classic, ina-underneath nila yung motor nila. Pinapatabasan yung bakal, pati yung plastic, tinatanggal yung ilalim, tapos pinapagawan ng fiber, na yun yung ilalagay nila. Pinapa-fiber, naka-flat na siya, naka-ganyan. Yan. Kaya ang ginawa ni Yamaha, na maglabas na sila ng mga bagong sniper, pinantay na talaga yan. Para hindi na gumastos yung tao na magpa-ganyan, magpa-fiber, at magpatabas ng bakal, ng chassis. Kasi yung iba, tinatabas yung ilalim ng upuan eh. Binabawasan yung bakal para lang mag-flat yung ilalim. Tapos yung ano pala, tawag nga to. Yung iba, nai-intimidate kasing kumuha, gawa ng sa height. O sa case ko, mahirap talaga lalo sa una. Kasi feeling mo matutumba ka. Mataas talaga siya eh. So pero kung sanay na kayo magmotor, tapos sanay na kayo sa de-clutch, madali lang siya. Ang mahirap kung unang motor nyo tapos sa ganito pa kalakas yung arangkada, yung makina, tapos nakatingkayad pa kayo. Maaksidente talaga kayo. Kasi unang-una, hindi nyo kabisadong magmotor ng may clutch, at hindi nyo rin kabisadong magmotor ng medyo matangkad, mataas. So yung una kong motor, yung RS150, bago to, yung previous motor pala, kasi nagkaroon ako ng Sniper Classic. Yung previous na motor ko, bago tong Sniper 155, yung RS150, mataas din. Pinatabasan ko ng upuan, pero ganun pa rin, medyo tingkayad pa rin. Kaya nasanay ako sa ganitong mga tingkayad na motor. So, sa una, nung nilabas namin tong motor, syempre nakakatakot na tumukod tapos tigil kasi tingkayad. So ang style na lang, ibababa mo ng konti yung kalahati mong yung kalahating puwet, syempre para makatukod ka ng maayos, di ba? Ganun naman ginagawa ng iba kahit yung mga naka big bike. Kasi hindi naman lahat ng naka-big bike pinagkalooban ng magandang height, di ba? Ng mataas na . So pag tigil, nakahanda na dapat yung kalahati mong puwet. Ibababa mo dapat yun. Ibababa mo ng konti. Ang problema lang dyan, sa mga nakatingkayad, kapag biglaan talaga. Pag alam ba, aksidente, emergency na stop, matutumba ka talaga. Kasi hindi ka makakatukod ng maayos dyan eh. Yun yung problema sa tingkayad. Pwede mo maibagsak yung motor kapag bigla ang tigil. Diba?
unlike sa mga nakatukod talaga yung naka ano naka flat yung paa, kahit nabigla ang stop, maliit yung chance na maitumba nila yung motor kasi makakatukod ng maayos yung ano nila, yung paa. Ayan, tinanggal ko muna yung tinanggal ko yung cover dito kasi nagbabibrate. Nagbabibrate siya. Maingay. Pero mas maganda siyang tingnan, no, nang walang cover. Malaki kasi yung cover dito. Although, bagay naman sa kamatsuan ng motor. Pero mas maganda walang cover. Tapos ito, bala ko rin tanggalin to para bumagay. Ito pa pala yung iba, pagkakaiba ng ano ng sniper sa ibang motor. Yung RS150 tapos Raider. Naka-steady yung ano niya. Yung footrest niya. Yung apakan, steady yan. Hindi siya kagaya nito. Ito, pag bumangking kayo tapos sumayad, gaganyan lang siya. O kaya kapag nag-slide, gaganyan siya. Problema nito, pag gumanyan siya, syempre gas-gas na yan. Yan yung disadvantage dyan. Tapos dito pala sa ano, sa sniper, madali lang tanggalin yung ano niya. Ito, footrest. May tornilyo dun. Hindi ko alam ha, hindi ko matandaan yung sa RS150. So ito lang ginawa ni Yamaha. Nilagyan na ng madaling matanggal yung tornilyo kasi ang iba naglalagay ng shifter, ng rear set. Pinapalitan yan. Kaya kung mapansin nyo, pangit yung ano niya sa preno. Pangit, di ba? Parang pang tricycle, pamasada. Kasi, ang alam naman ng ano, ng Yamaha, pinapalitan din naman ng mga ano yan, mga owner. Yan. Tatanggalin dyan. Tatanggalin lang din naman to eh. Kaya, pinapalitan. Pero dun sa Raider at, ano, Raider at RS150, may class yung datingan niya to. Maganda yung ano nila, yung apakan. Manipis lang na nandito nang gagaling, hindi galing sa ilalim. So kahit sumemplang ka, napakaliit ng chance na tumama yun o mabaliko. Ito, dami ko na nakikitang nababalikuan na ito pag sumemplang yung motor. Kasi ito na, ano, natitiklop. Pag natiklop na to, ang tatama na ito, tambucho, tapos ito. Kaya nababaliko. Tingnan nyo pala guys itong ano, ito yung isa sa nagustuhan ko sa 155. Napakalaki ng ano nyo, ng clutch ano nyo, ng crankcase. Laki ng crankcase niya. So yung ano din pala, yung pag-usapan na din natin yung tungkol sa ano niya, sa helicopter sound tapos sa tensioner. So kapag ano may plano kayong kumuha ng sniper, i-ano nyo na yon, i-assume nyo na, i-expect nyo na ganun ang mararanasan nyo. Kasi ganun talaga yung sistema ni Yamaha since ano, classic sniper, classic sa mga 135 nila hanggang 150
at dito sa 155. Malakas talaga yung tunog ng ano ng motor ng makina kasi yung clutch housing niya may clearance. May clearance yung housing niya. So, yung goma, yung damper maluwag kaya kumakalampag yung sa may housing, yung sa may clutch. Yung sa may kabila ng mga plate. So, yung iba pinapabiyak, pinapapalitan ng XRM na rubber or TMX. Tapos tumatahimik na siya. Pero hindi siya ganun katahimik. May ingay pa rin yan, guys. Kahit na mag-manual tensioner kayo. Kasi yung motor na ganito, single overhead cam siya. Ibig sabihin, isang cam lang yung nagdadala dun sa apat na valve. Kaya hindi ano yung ano niya. Kung saan tensionado yung cam na yun, kaya maingay yun. Unlike dun sa Raider at sa RS, kapag naka-stock pipe yun, tapos nilapit nyo yung tenga nyo sa makina ng mga motor na yun, wala kayong maririnig na kalampag o helicopter sound. Maingay lang naman sa Raider yung pipe nya. Malutong yung tunog, lalo pag nag-open pipe, maingay yung Raider. Pero yung makina nya, suabe. Parang RS din, suabe yung tunog, tahimik talaga siya. Yung RS ko, nagka-problema sa tensioner, maingay, pero nung every time magpalit ako, kasi nakatatlong beses na pala akong palit. Every time na magpapalit ako ng tensioner, maganda yung tunog, walang ingay. So, yung tensioner lang nagkaka-problema dun. Dito naman, ang may problema yung ano, yung sa kabila, yung sa damper. Sakit din ng ano yan, ng Yamaha, kahit dun sa motor dati ng papa ko, yung RS110 na Yamaha, yung pan-tricycle. Ganon din yun, pinapalitan niya rin ng rubber damper yun. Papalitan yan, yung medyo malaki sa nilalagay ng Yamaha at mas matigas. Kaya hindi agad-agad nasira. So ito, hindi naman to ganun kaingay dati. Siyempre ginagamit na. Lumuluwag na yung rubber. Nagkaka-clearance na, nagkaka-allowance. Kaya kung nagkaano na, nagkakalampag na. Pero okay lang naman. Hindi naman makaka-apekto sa performance yan. Kaya lang, problema. Pag sobrang ingay, sobrang vibration, lumuluwag yung mga screw, yung tornilyo dun sa may makina, sa may transmission. So, pwedeng magka-problema. Merong natirikan na eh. Di na siya makapagbawas ng cambio o makapagdagdag. Na-stock up siya sa third gear, sa tercera. Buti, nadala niya pa sa shop ng kakilala niya. Dun, binaklas, nakita na nalaglag yung ano, lumuwag yung sa may transmission, kaya hindi na siya makapag change gear. So may nabili na pala akong ano, yung ano, tail TD. Yan, lalagay dito. So baka ako na lang mag try ko bukas pag wala akong order na mic. Walang umorder na mic pag walang gagawin. Itatry kong ilagay na yun para mabawasan yung ano ko, babayaran. So magpapalagay ka sa Okay Raymond ng ilaw dun. So, shout out Raymond. Siyempre pag mga wiring na mahirap, huwag na nating subukang gawin. Hindi natin alam kasi delikado. Dami nang lumiyab na mga motor dahil sa maling pag-ano ng wiring. Para sure, huwag natin pakailaman kung hindi natin alam.
So ito naman dito, madali lang naman eh. Ang mababago lang naman dito yung dito, ito iba na kasi yung iba na yung signal light nung yung nasa Tiltady na parang eagle led. Yun yung ipapalit. Tapos yung dito papaklasin yung sa may battery. Dito yung mga wire sa ilalim. So yun yung ano yun bukas. Tatry ko bukas. So ito isa din pala to sa nagustuhan ko sa sniper. Hindi kagaya ng Raider at RS. Kukunin mo pa yung susi. Tapos susisihan mo dito pag magpapagasolina ka. So ito ipipihit mo lang ng ano ng pakaliwa. Para siyang scooter. Pihit mo lang ng pakaliwa. Ulitin natin. Pagpihit ko ng pakaliwa, aangat siya. Ayan. Pwede nyo na siyang buksan. Diba? Napaka-convenient. Pogi pa. Ayan. Tapos ito palang ano ko, share ko na rin tong side mirror ko. Ayan. Ginawa lang niya na to. Shout out Kuya Mac. Ginawa ni Kuya Mac. Ayan. Ginawa lang niya na to ni Kuya Mac. So, ayan. Tapos ito, naglagay na lang ako dito ng emblem ba tawag dyan. Tapos dun sa unan nilagyan ko rin yung ano caliper ng ganito. Ayan, nilagyan ko rin. So ayan, ito yung instrument panel instrument panel. Diyan tayo tumitingin ng mga detalye. Yung RPM, yung gear, yung RPM, yung speed natin, yung oras, yung fuel consumption na real time habang tumatakbo tayo, yung average niya, i-reset natin, pwede naman, yan, na-reset na. Ayan, na-reset ko na rin yun sa trip 1, trip 2. So, na-reset ko na lahat. Yung oras kanina pala, sinubukan ko rin magpalit ng oras. Ganito lang yung pagpapalit ng oras. I-long press nyo lang. Tapos, mag-blink siya. Pindut-pindutin nyo na. Kung anong gusto nyong oras. Pero ngayon ay ibabalik natin sa 10:51. Sa 10:50 pala, 10, o kaya kahit 51 pwede yan. Yan 10, tapos long press nyo ulit, lilipat dun sa minuto, tapos ibalik lang natin ng 51, 52 pwede. Pero sakto natin 51 ngayon, sige 52 na mamaya kasi nagpipindot pa tayo eh. Magandang advance kahit sa minuto, wag lang kulang, wag lang late, di ba? Ngayon natin 52. Ayan, tapos pwede nyong tigilan, mawala na yan, o pwede nyong i-long press ulit, tapos babalik sa normal. Tapos ito yung habang tumatakbo kayo magkakaroon ng value. Kakaroon ng value to. Tapos yung value nandito na. Tapos average na ano, nireset ko rin kasi yung trip 1 ginagamit ng iba sa paggagas. Magpa-full tank sila.
Wait lang, yung camera malabo. Pa-full tank sila. Tapos pag na-drain, may bawon sila na pangsalin. Pag na-drain, titingnan nila yung trip 1 o kaya trip 2 kung ilang kilometro. Yun yung ibig sabihin na tinakbo ng isang full tank nila. Yung sa trip 2 naman, minsan ginagamit ng iba sa pag-change oil. Ibig sabihin, pag kaka-change oil pa lang nila, i-zero-zero nila yan, i-reset nila. Tapos aantayin nilang ma-reach yung gusto nila. Halimbawa, 500 kilometer, 1,500 kilometer, 2 kilometer, 3,000 kilometer. Pag nakita na nila yon, ibig sabihin, hudyat na yun para mag-change oil na. Ayan. Tapos syempre, pag naka-neutral, may ilaw na green. Yung BBA, lalabas kapag tumutong siya ng 7,000 RPM. Hindi lang natin matest ngayon kasi may mga tulog na. Naiingay na sila. So, gagawa na lang ako ng another video para sa mga ganong sistema. Bukas siguro pag hindi busy. So hindi ko na rin inaano yung ba may papalitan na pyesa, hindi ko na binablog kasi may mga vlogger na mas maganda pa yung vlog nila sa pagkabit ng ganitong accessories, ng ganitong pyesa, meron na rin sila eh. Kaya hindi ko na iba-vlog. Kumbaga yung pag ba pag nagpalit ako ng tail TD, makikita nyo na lang yan. Napalitan ko na. So, ayaw ko nang i-vlog kasi wala rin cameraman na mag-aano sa akin. Tamad pa ako mag-edit. Hindi, tamad talaga. Daming ginagawa. So, ito nga kaya nga nilalive ko para diretso upload na. So, yan guys. Maraming salamat sa panonood. Ride safe lagi. Yung ano pala nito, yung ilaw napakahina kaya kailangan yung magpalagay ng auxiliary light, iwas aksidente. So ayan, ride safe guys, keep safe, ingat lagi. May ano pa tayo, may COVID pa dito sa bansa, hindi pa nawawala kahit anong variant yan. Ingat pa rin kahit sinasabing mahina. Yan guys, ride safe, keep safe. Just mabalos and tugabos. God bless. Salamat.